So what's up sa inyo mga Kaloko? So sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga heroes na pwede mo ang gamitin ng sa ganun mapataas dito yung rank mo. Mga heroes na magpapangat sa'yo sa higher rank. Dahil nga sa pabago-bago dito yung sistema ni Munton, ito nga yung mga heroes na pwede mong gamitin ngayong 2020 nang sa ganun tumaas dito yung rank mo. Na kapag tinuloy-tuloy mo, makakaabot ka nga dito sa Mythic. Kaya bago natin simulan ng video na ito, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell na sa ganun maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Hindi na natin isasama dito yung mga tank heroes kasi nakadepende nga dito yung magiging performance nila sa mga kasamahan din nila. Number 12, Aldous. Isa nga si Aldous sa pwede mo rin gamitin para tumaas dito yung rank mo. Na talaga namang mambubugbog yan sa late game. Kasi nga gangster yan eh. Matapang yan eh. Lalo na kapag late game. Kahit nga alam niya ditong apat yung kalaban, susugurin niya pa rin eh. Sige pa rin siya dito. Ganon talaga katapang yan si Aldous. Nakikipagsabayan pa yan sa mga kalaban kahit marami pa sila. Talaga namang mambubuhat talaga ng mga itlog na mga teammates mo yan. Lalo na kapag mataas na dito yung stocks ni Aldous. Siguraduhin mo lang dito na pataasin mo yung stocks ni Aldous. Nang sa ganun nga ay mapalakas mo pa siya. Kaya naman kapag early game sila rin yung madalas na tinatarget ng mga kalaban, yung mga Aldous user. Kasi nga, ayaw nga nila itong si Aldous na pabuuin ng item. At syempre, ayaw din nila itong bigyan ng mga minions. Kaya naman kapag Aldous user ka, expect mo na rin na ikaw talaga yung una nilang pagdaramutan ng mga minion. Ikaw agad yung punterya nila. Kaya naman huwag ka masyado dito mabad trip. Maging proud ka sa sarili mo. Dahil sa sobrang lakas mo, dalawa agad yung gustong tumapat sa lane mo. Ganon sila katakot sa'yo, Brad. Kaya naman be proud talaga. Kahit na zero pa yung score mo after the game. Number 11, Zask. May apat nga na skills ang hero na ito na pwede mo nga gamitin dito sa early game nang sa ganon, maka-farm ka agad. Make sure lang na level 2 ka na bago ka makapag-farm. Pwede mong kunin dito yung kanyang second skill o kaya yung third skill. Ang maganda kasi dito kay Zask ay pwede niya agad bakuran yung lane kung saan ka pupunta, Brad. Gamit ka dito yung kanyang alien na nanggaling pa sa planetang Nemic. Lahat dito pwede niyang bakuran, gamitin mo lang dito yung kanyang first skill. Na talaga namang kaiinisan mo dahil nga sa hindi ka makalapit sa kanya, Brad. Dahil na rin dito sa may alien nga siya. Parang aso to, boy. Imbis na mga gat, nang lilaser eh. Tapos ang sakit pa ng damage, Brad. Kaya naman kapag sinabayan mo pa ito ng maayos-ayos na build, depende na yun sa'yo, Brad, kung pure mage ba o lalagyan mo ng kaunting pagka-marksman. Na itong build nga ito, mga Kaloko, ay matagal na natin subok yan, Brad. Diyan nga tayo nakasavage eh. Sa marksman build nga tayo nakasavage, Brad eh. Ito talaga yung legit na taguro. Yung akala mong maliit lang dito yung alien niya. Tapos yung ina-atake mo, biglang lumaki, Brad. Ang masama, Brad, mas malaki na rin yung damage niya. Pwede ka pa niya ma-stun. Nagamit nga dito ang kanyang third skill, mai-slow ka pa, Brad. Katapusan mo na naman. At kung binabalak mo nga dito makatakas, pwede niyang gamitin dito yung kanyang first skill para mailipat agad dito yung alien niya. Talaga namang madedead ka na naman dito sa halimaw na ito. Mapapalipat ka talaga dito ng lane kapag si Zas dito ang katapat mo. Kaya real talk no, masarap din gamitin itong si Zas eh. Lalo na kapag nag-ultimate dito si Aldous tapos low health itong si Zas. Pero wag ka, may ultimate yan, Brad. Kaya nung pagpunta ni Aldous, ayun, nag-ultimate. Kaya imbis na ikaw yung madet, si Aldous pa yung na-dead. Imbis na ikaw sana yung tatakbo, ayun, si Aldous pa yung tumakbo, Brad. Napatakbo siya sa laki mo, Brad. Natakot na si Aldous, naging asong ulol. Number 10, Badang. Dahil na rin sa maraming adjustment dito ni Munton kay Badang, ay mas mabilis niya nga dito nagagamit ang kanyang mga skills. Na talaga naman mapapakinabangan mo talaga, Brad. Patasin mo lang dito mabuti ang kanyang damage para nang sa ganon, kapag nag-combo ka dito ay talagang mamamatay agad yung mga malalambot na hero. Kahit pa full health sila, Brad. One hit combo talaga. Lapitan mo lang mabuti yung mga kalaban mo saka mo gamitin dito yung second skill mo para nang sa ganun mag-activate dito yung batong haharang sa kanila, babakot sa kanila para hindi sila makaalis. At pwede mo nga itong sabayan agad ng iyong ultimate para nang sa ganun dead agad yung kalaban. Nabugbog na naman sila, Brad. Pero wag ka,
Hindi lang si Badang umaasa sa kanyang skills dahil meron pa nga siya ditong passive na kada 5 basic attack niya ay pwede ma-stun dito yung kalaban. Kaya naman kahit kamaon niya lang yung gagamitin niya, mapapatumba ka talaga, Brad. Lalo na kapag gumamit pa siya dito ng mga items ng pampabilis ng tirahan niya yung basic attack, Brad. Talagang mai-stun ka na mai-stun dyan hanggang sa mamatay na dito yung hero mo. Actually, parang ikaw lang ito si Badang eh. Kaya mo rin naman patumbahin yung mga kasamahan mo gamit yung kamay mo. Itaas mo lang yung kamay mo pag nandyan sila para umalingasaw, Brad. Kasi sa totoo lang, porkit lockdown eh, na-lockdown din yung panliligo mo eh. Bihira ka na rin din maligo, no? Kaya umalingasaw na yung kilikili mo, dinadaan mo na lang sa deodorant, Brad. Number 9, Bruno. Isang marksman na naman na napakakati talaga ng kanyang ultimate. Bagay na bagay nga ito sa team fight, lalo na kapag yung kalaban mo malalambot lang. Gamitin mo lang nga dito ang kanyang ultimate nang sa ganon tumalbog-talbog yung bola papunta sa kanila. Mula na ma-revamp nga si Bruno ay madalas na rin gamitin ito sa rank. Dahil na rin sa napakasakit ang kanyang ultimate na talagang patatalbogin lahat kahit yung mga bagay na hindi naman talaga normally tumatalbog. Kinigasay lang mga kaloko, no? Kasi nga, pinalakas nga dito si Bruno. Hindi naman talaga siya normally malakas eh. Ngayon nakapagbibigyan na siya ng malaki-laking damage, magugulat ka lang, kaunti na lang agad yung health mo. Kaya naman pwede mo nga itong gamitin ito sa rank, Brad. Bilisan mo lang mag-bid itong si Bruno. Na lahat nga na madaraan na mo ditong jungle monster ay kunin mo agad. Para nang sa ganun makabuo ka nga agad dito ng gamit. Kahit nga yung mga fina-farm na mga kasamahan mo eh, pwede mo rin kunin. Ang isipin mo na lang, after the game, bibigyan ka nila dito ng like. Yun kung mabubuhat mo sila. Kahit ngayon mga fina-farm ng mga kalaban, kunin mo rin eh. Huwag ka lang papadet sa kanila. Pero make sure lang na kapag kikiyas ka dito, talagang buhati mo yung kasamahan mo. Hindi yung puro kakiyas. Tapos after the game, ayun, chocolate ka na naman. Number 8, Chu. Hindi pa rin talaga mawawala itong fighter na ito. Dahil na rin sa marunong siyang mag-kung fu. At syempre, medyo maingay rin siya habang nakikipaglaban. Yung bawat pagsuntok niya, yata! Lahat ng pag-atake niya may sound effect eh. Siya na yung gumagawa ng sound effect, Brad eh. Pero what if no, may babaeng hero tapos maingay rin kapag umaatake. Yung kapag umatake, yamate! Yamate! Ang pangit ata yun. Solo man o kaya team fight ay talaga namang mapapakinabangan mo ang fighter na ito. Na talagang itong si Chunga ay pwede niyang gamitin ang kanyang first skill na pwede niyang ma-stun nga dito sa pangatlong paggamit niya dito ng kanyang third skill yung mga kalaban. At syempre, pwede niya agad gamitin dito yung kanyang ultimate para masipa sa malayuan yung kalaban. Saka ulit mag-combo itong si Chu. Ito kasi talaga yung hero na gustong sinosolo yung kalaban eh. Sinisipa sa ere na pwede rin sipain sa ere habang nasa damuhan. At doon niya nagagawin ang maitim na balak niya. Yung ikil agad yung hero ng kalaban. Na siguradong kaiinis na talaga itong hero na ito lalo na kapag team fight. Na for example no, nag-ultimate si Claude. Tapos dumating dito si Chu, bigla niyang sinipa si Claude. Ayun, nabaliwala na naman dito yung ultimate ni Claude. Lalo na pag wala siyang purify dito no. Number 7, Selena. Kainisan mo talaga ang hero na ito lalo na kapag magaling pumana. Dahil siya talaga yung nagpapalaganap dito ng katatakutan sa Mobile Legends. Ang dating hindi nakakatakot na larong Mobile Legends ay napuno ng katatakutan dahil sa kanya. Kasi nga dahil sa kanyang second skill, Brad. Talagang mapapaiwas ka talaga na pati yung katawan mo sumusunod na rin sa pag-iwas habang iniiwasan mo dito yung second skill ni Selena. Na alam mo nga dito na kapag tinamaan mo dito yung second skill ni Selena, katapusan mo na, Brad. Ang tagal mo na naman mai-stun, pagkakataon na naman niyang umatake dito, Brad, at ikil ka. Yung buong game, tinamaan ka ng pana dito ni Selena, talaga namang mababadrip ka dito, Brad, no? Maaga nga dito masisira yung diskarte mo eh. Kasi nga level 2 pa lang si Selena kumakatay na eh. Habang ikaw, kailangan mo pa mag level 4 para makuha mo yung ultimate mo. Number 6, Claude. Sa ngayon, isa si Claude sa mga autoban na heroes dito sa rank. Lalo na kapag fast game talaga ang labanan. O yung labanang nagsisimula pa lang yung game pero bakbakan agad. Kasi ang ginagawa nito, minsan kapag nakuha na niya yung buff eh, nagsosolo muna para mabilis siya makabuo ng item at mabilis din siya makapag level 4. At kapag level 4 na yan, Brad, sasama na yan sa bakbakan. Gagamitin niya na dito yung kanyang specialty, ang kanyang ultimate, Brad. Bigla-bigla na lang yung susulpo tapos biglang mawawala. Ang hirap habulin dahil na rin sa kanyang second skill na kaya mag-teleport. Na talagang mababanas ka talaga sa hero na ito kasi nakakainis talaga to eh. Hindi mo mahabol-habol lalo na pag magaling siyang gumamit ng Claude eh. Ang lakas ng damage pero hindi mo mahabol.
Kaya dapat maging aware din tayo na kapag gagamitin natin ito sa rank, dapat mabilis din tayong bumuo dito ng gamit. At syempre habang bumubuo ka dito ng gamit, i-try mo rin kumildi ng kalaban. Para sure na may extra bonus yan na gold para magamit mo sa laban ng Brad. Mas mabilis ka na naman dito makakabuo ng item. Nang sa ganon, mas lalo nyo mapakinabangan nga itong si Claude. Kaya kung marksman ka, item is the key. Yan talaga yung nagpapalakas sa mga marksman. Number 5, Kari. Kung may Claude, syempre meron din itong si Kari. Dahil sa 24 battle points lang ay meron ka na malakas-lakas na marksman na naman. Dahil nga sa kahit hindi pa siya dito full build ay pwede na agad siya makipagsabayan sa mga kalaban. Nakikipagbakbakan na yan agad. Dahil nga sa may katangian ng hero na ito ang kanyang ultimate. Na lalo pang pabibilisin yung bawat atake nga dito ni Kari. Na syempre kapag sinabayan mo talaga ng inspire dito ay mas malakas na naman yung bibigyan yung damage. Sumama ka lang dito sa mga tank para mas mabilis kayong kumatay at mas mabilis din kayong makabuo ng item. Madalas ito rin yung ginagamit ng marksman ng mga pro players eh. Na kapag ginamit mo, ayun! Wow! Sa wakas, pro player ka na rin. Expert ka na rin kagaya ng mga iniidolo mo. Wala namang imposible, Brad eh. Mangarap ka lang na mataas at abutin mo yon. Huwag ka lang ditong tatamad-tamad. Na maski yung pinagkainan mo, hindi mo pa hugasan eh. Hinihintay mo pang next na meal, saka mo hugasan eh. Number 4, Parsa. Ito nga yung hero na talaga mapapatras ka talaga kapag ikaw lang yung nasa range ng kanyang ultimate. Dahil sa napakasakit ng damage na ito, Brad. Na kapag Parsa user ka dito, ay gamitin mo yung pakpak mo para nang sa ganun lumipad-lipad ka, Brad. Para naman mapuntahan mo yung mga dapat na i-push. Para nang sa ganun, sa clash na yon, pwede ka dito mag-ulti, saka mo sabayan dito ng first skill at second skill mo. Nang sa ganun, mas malakas yung ibigay na damage mo sa mga kalaban, Brad. Siyempre, dagdagan mo na rin ito ng glowing wand. Nang sa ganun, may continuous damage siya. Make sure din na huwag ka dito magpapahuli sa mga kalaban. Kapag ginagamit mo dito ang iyong ultimate at nakita mong medyo alanganin talaga, pwede ka talagang sugurin dito ng kalaban. Gamitin mo na dito yung panlipad mo, Brad. Tumakbo ka na habang may lupa. Nang sa ganun, hindi ka madet. Kasi nga, no, kagaya ng ibang mage dito, napakalambot lang din ni Parsa. Number 3, Natalia. Kapag pro ka talaga sa paggamit ng Natalia, ay mabilis ka talaga makakakill dito ng mga kalaban. May magpapakita namang exclamation mark dito eh, pag malapit na sa'yo si Natalia eh. Pero ang problema, huli na ang lahat, Brad. Aatakihin ka na naman itong si Natalia. Dead ka na naman. Napakasakit kasi ng damage nito na kapag early games ay talagang kumakatay agad. Ito yung hero na dapat kapag ginakalaban mo itong hero nito, dapat aware ka talaga sa kapaligiran mo. Lalo na kapag malambot lang yung hero mong ginagamit dito. Actually, ito yung isa sa mga kinatatakutang hero sa Mythic eh, na mga players na gumagamit ng mga malalambot na hero. Dahil nga sa automatic na yan, Brad. Sila talaga dito yung puntirya ni Natalia. Mabilis lang talaga kasing kumatay itong si Natalia, lalo na pag pro kang gumamit nito eh. Ito talaga yung legit na assassin, Brad. Hindi mo mamamalayan, nandyan na. Invisible eh. Number 2, Gushion. Isa si Gushion na pwede mong i-master kapag mataas na ang rank mo. Maraming combo na pwede mong gamitin na kada combo na yon ay depende sa sitwasyon. Pero kapag kumpul-kumpul dito yung mga kalaban at may pang-stun pa sila, huwag mo muna papasukin kahit na Gushion ka pa. Dahil nga sa makakakill ka nga dito ng isang hero, pero kapalit noon, madedet ka na naman. Kaya kung isang assassin ka dito na kagaya ni Gushion, timing is a virtue. Timingan mo lang ditong i-kill yung mga malalambot na kalaban, saka ka tumakbo agad habang hinihintay mo mag-cooldown dito yung skills mo. At kapag nag-cooldown na, saka ka umatake agad. Make sure lang na may pang lifesteal ka dito, Brad. Nang sa ganun, medyo mabawi mo dito yung nawalang buhay mo. Isa nga si Gushion sa best assassin heroes dito sa Mobile Legends. Number 1, Granger. Si Granger dito yung marksman na nakikipagbakbakan agad, kahit early games pa yan. Pwede ka nga dito makakill agad eh, gamit lang siya. Make sure lang na sasaluhin lahat ng kalaban yung first kill mo kapag ginamit mo ito sa kanya. Actually, masarap gamitin dito yung ultimate dito ni Granger. Gamitin mo lang ito sa mga kalaban lalo na pag team fight. Make sure lang na tatama yung tatlong bullet na yun, Brad. Nang sa ganun, pwede kang magdash sa kanila at gamitin mo sa kanila ang iyong first skill. Kadalasan kasi ginagamit natin dito mga kaloko kapag ginagamit natin itong si Granger, ginagamit natin ang kanyang ultimate. Tapos magdadash tayo sa mga kalaban. Saka tayo dito gagamit ang first skill ng sa ganun paniguradong pangkill talaga sa mga kalaban. Yung kumbaga babawas-bawasan mo sila ng ultimate mo, saka mo isi-sure kill talaga gamit ang iyong first skill. Maraming heroes pa tayo dito na pwede mong gamitin sa rank, pero ito mga binanggit natin yung kadalasang ginagamit para makapag-mythic ka. Kaya ngayon pa lang, sabay-sabay na natin i-master ang mga heroes na ito.
Nang sa ganon, ito'y magiging daan sa atin para makataas tayo sa higher rank. Nagustuhan mo rin ba ang video na ito? I-share mo na yan mga kaloko. At sa mga hindi pa subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell na sa ganon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin.